ko na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at 1 pichel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin.
Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo Poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahangos sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Tumayo na po ang lahat. Manulubos patawarin mo
sumala sa'yo, magdiwan na Emmanuel ay darating mo Israel. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Hinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itataas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo muna ang lahat. May kakilala po ako at kapag siya po ay good, nasa good mood at masaya, minsan ay kumakanta siya. Naririnig ko siyang kumakanta kahit sintonado. At minsan ganun tayo, di ba? Pag tayo ay natutuwa, masaya kahit sintonado, kumakanta ka. Dahil sa pamamagitan ng pagkanta na ipapahayag mo ang iyong damdamin. Sa ating ebanghelyo ngayon, karugtog po ng mga nakadalawang araw na nakaraan na ebanghelyo, patuloy pa rin tayo nakatingin kay Maria. Si Maria kung saan nagpahayag ang anghel sa kanya na siya ay magiging ina ng anak ng kataas-taasan. At siya ngayon ay nagmadali kay Elizabeth para ibahagi sa kanya ang kagalakan na iyon. At sa tindi ng kanyang kagalakan, narinig natin sa ebanghelyo natin ngayon ang awit ni Maria. Maganda po sa atin bilang Kristiyano, natignan ang halaga ng awit sa buhay natin. Naririnig natin ito pag tayo ay nagsisimba, pinapangunahan tayo ng koro sa pag-awit. At ang awit natin ay papuri sa Diyos. Ang awit natin ay para sa Diyos. Pag mong isipin yung tono ng katabi mo, kahit sintonado yan, kung para sa Diyos yan, maganda ang tinig niyan para sa Diyos. Tayo lang naman minsan ang mapanghusga. Tayo lang naman yung mareklamo.
Pero para sa Diyos, kung buo ang puso ng pasasalamat, kung buo ang puso nagpupuri sa Diyos, kahit man sa pandinig ng katabi mo ay sintonado ka, pero para sa Diyos, ikaw ang may pinakamagandang boses. Kumpara sa isang tao na ganda-ganda nga ng boses, parang senior talaga kung kumanta, pero kung ang nais naman niya ay maging star, maging bida, nako, sintonado yan sa pandinig ng Diyos. Ang gusto niya ay papuri ng kasama niya, maging sikat at maging dakila, hindi sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng tao, nako, sintonado ho yan sa pandinig ng Diyos. Ang awit ay nagpapahayag ng ating, yung nasa damdamin natin. Kaya hindi ba parte din natin yung mga awit? Kahit sa Ebanghelyo, sa Biblia, andyan ang mga awit. Yung salmo na nagpapahayag ng pasasalamat at papuri sa Diyos, nagpapahayag ng pagsisisi at dalamhati. Whatever emotion we feel, we are always accompanied by song. At hindi ba ang pagkanta rin ay nagiging daan natin sa pananalangin? Sa ating pag-awit, sa ating pagkanta bilang pamayanan, tayo ay dinadala sa panalangin. Kaya ho, maganda rin no, sa ating pagsisimba para buo ang ating pakikisama, buo ang ating pagdiriwang, sumabay tayo sa mga awit na kinakanta ng koro. Papangunahan nila tayo. Hindi ho sila magko-concert. Sila ay koro. Ibig sabihin, sila ay mangunguna sa atin. Tuturuan at gagabayan tayo para ang buong pamayan ng Kristiyanong nagtitipon ay sama-samang magpuri sa Diyos. Kaya tayo nagtitipon dahil nagpapasalamat tayo. Nagpupuri sa Diyos sa kanyang kabutihan. Tulad ng karanasan ni Maria, nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Kaya magandang tanong, ano ba ang inaawit mo ngayon? Awit ba ng pagdadalamhati? Awit ba ng pasasalamat? O awit ng broken? Sa mga kabataan ngayon, pag broken, ba't laging si Moira ang kinakanta? Naging ano na siya, pambansang breakup playlist. Puro Moira. Pero sana sa atin, bilang Kristiyano, ang playlist ng buhay natin ay papuri sa Diyos. Nagpapasalamat sa Diyos, humihingi ng anyang awa at tulong sa pang-araw-araw nating buhay, ang awit na may kalakip na pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Kaya magandang challenge din sa pagpatuloy ng misa natin, huwag kang mahiyang kumanta. May kita nyo naman sa mga LED screen, meron dito sa taas ko, yung lyrics ng mga kanta natin. At maganda, no? Bilang pamayanan, umaawit tayo sa Diyos, umaawit tayo sa pagbibigay papuri sa Diyos na naging mabuti sa atin, at kasama natin si Maria na umaawit sa gabing ito. Kasama natin na nagpapasalamat sa Diyos sa dakilang mga bagay na gawa niya sa atin. Huwag mong isipin ang katabi mo. Huwag kang mahiya. Okay lang yan kung katulad mo ako. Nasintonado. Ang importante, ang pandinig ng Diyos sa boses natin. Di bali ng hindi maganda boses mo. Pero kung para sa Diyos naman yan, yan ang pinakamagandang boses na maririnig ng Diyos. Dahil andoon ang sa puso, ang pagpapasalamat, pagbibigay papuri sa Diyos. Hindi tayo ang sentro, kundi ang sentro ay ang Diyos na nagmamahal sa atin. Anong awit mo ngayon?
ano ba ang playlist na nais mong patugtog ngayon? At sana, katulad ni Maria, ang playlist natin ay ang playlist ng pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama. Siyang humubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Ating itugon, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saliga ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya at ng aming Panginoon at manunubos. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Oh.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago ibigay ang pagbabasbas, ay pasalamatan po muna natin ang mga nag-alay sa ating misa ngayon, lalong-lalo na ho ang Barangay 308 Zone 30 na pinangungunahan po ni Chairman Bonbon Liangco. Palakpakan po natin sila. Ang Barangay 309 pinangungunahan po ni Chairman Jojo Manuel. Palakpakan din po natin na mataga Barangay 309. Ang Apostleship of Prayer at sina Mr. and Mrs. Midna G. Melchor. Palakpakan po natin silang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Siwi ng hangin, tayo na at masimbang gabi. Siyam na araw na aking tutupin, gigising at nalangin. Tuwing sasabit ang Pasko, ang Pilipino ay nag-iriwang. Sapagkat si Kristo'y darating upang lahat pagkatapos naging manalangin, sa labas ng simbahay kakain. Mainit na kape at kakain, masarap na pamagising. Tuwing nasabing ng Pasko, ang Pilipino ay nag-iriwang. Sapagkat si Kristo'y darating,